Mga kapatid, meron na naman akong isang video na ginawa para sa ating lahat. At nawa ay maalaala po natin ang mga nakaraan o ang mga alimuom ng kahapon. So mga kapatid, kung bago ka pa lang sa channel kong ito ay maaari ka nang mag-subscribe para sa mga susunod na video na aking i-upload ay ma-update po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para sa mga bagong upload o mga bagong video na aking i-upload ay ma-update po kayo. So ayan mga kapatid, ang pamagat ang video ito ay ang alaala ng kahapon. Alam niyo mga kapatid, lalo yung mga nakaabot ng mga 1980s, ang sarap balikan, ang sarap alalahanin ang mga panahon yun. Dahil yung hindi pa uso ng mga cellphone, wala pang cellphone dati. At ang mga nilalaro lang dati, yung mga, kung naalala nyo, yung mga larong lahing Pinoy. Mga kapatid, ang gandang alalahanin ang mga larong yan. So, naalala ko nung bata pa ako, siguro mga 7 to 8 years old ako. Naglalaro kami, mga iba't ibang laro. Andun yung patintiro. Ang patintiro mga kapatid, talagang napakaganda rin ng larong ito dahil mapapagod ka sa katatakbo. Pero nakaka-enjoy. Pero sa nga panahon ito, bihira na lang at ilan na lang ang naglalaro ng patintiro. Ganon din ang tinatawag na siyatong. Ang siyatong mga kapatid, meron akong naalala nung bata pa ako. Dahil hindi ako marunong gumawa ng siyatong, so nagpagawa ko sa tatay ko. Yung time na yun ay galit na galit dahil pagod na pagod galing sa trabaho. Tapos parang gusto kong magpagawa agad, so pinagalitan ako. Ganon din yung turumpo. Yung turumpo kapatid ay yung mga pinsang ko na naiinggit ako dahil bawat sa kanila ay may dalawang turumpo. Pero sa akin isa wala dahil hindi ako marunong gumawa. So ganon din pagdating ng tatay ko galing sa bukid ay nagpagawa ako. Ayun, yung time na yun ay medyo malamig ang kanyang ulo at gumawa. So talagang napakasaya ko dahil mararanasan ko na rin ang makikipaglaro sa mga pinsang ko, mga barkada ko na may sarili akong trumpo na hindi ako nanghihiram. Ganon din yung larong, kung natatanda nyo yung larong luksong tinik. Yung mga ipatong-patong mo yung mga daliri mo tapos lulundag ka. Kapag nasagid mo ang daliri ay taya ka. Ikaw ang magiging taya o susunod na taya. Napakagandang laro ito mga kapatid. Talagang napakasarap alalahanin. Napakasarap balikan. Pero iilan na lang ang mga naglalaro ng mga ganito. Wala na akong nakikita. Bihira na lang. So dahil nagbabago na ang mga sistema, andun na yung mga naglalaro ng mga cellphone. So marami nang pinagbago ang panahon noon at ang panahon ngayon. Ganun din naalala ko yung luksong lubid. Ang luksong lubid mga kapatid ay hindi lang larong pambabae. Ito ay laro din na panglalaki. Talagang kapag magaling ka, mahusay kang tumalon ay napakagandang laro ito. Ngunit meron din akong naalala sa larong ito dahil dito ako nagka-injury. O meron akong injury dati dahil mali ang pagbagsak ko sa lupa. So umuwi ako na talagang umiyak ako na naging pilay. So pinagalitan ako ng nanay ko at sinabihan pa nga ako na sige bukas maglalaro ka ulit at hindi lang yan ang aabutin mo. So ganun din yung larong sinasabi na ang tinatawag na luksong baka. Ang luksong baka mga kapatid ay yung yuyuko, yung kasama mo tapos tatalong ka. Kapag masagi ka, ikaw naman ang magiging taya. Ang pinsang ko na alaala ko ay madaya. So kapag tatalong ka at hahawakan mo ang kanyang likod ay bigla na siyang parang bababa siya. At pag nagkamali ka ay magkaka-injury ka. Pero talagang masaya din itong alalahanin na larong ito. Dahil may grupo-grupo kami dati, minsan nakikidalo kami sa mga iba't ibang yung mga iba't ibang baryo, nakikipaglaro kami ng mga ganito. Tapos ganun din po yung tinatawag na tagu-taguan. Pag sa gabi
Ito talagang napakagandang alalahanin ang tagutaguan dahil kasama ko yung mga pinsang ko, mga barkada ko, nagtataguan kami sa madilim dahil gabi po kami nagtataguan, naglalaro ng taguan. So yung time na yun na nagtatago ako sa parang isang puno ay dahil sa sobrang itim ko siguro hindi niya ako napansin. At nandun na nga katabi ko na halos masagi na nga ako habang halos maapakan na yung mukhang paa ko, pero hindi pa rin niya ako makita dahil sa sobrang itim ako at saka nagkataon na itim din ang suot ko sa gabing iyon. So natutuwa na lang ako dahil malapit na talagang nandun na sa tabi ko, hindi pa ako makita. Tapos yung bigla ako tumawa, doon ako nakita dahil siguro sa... So ayun mga kapatid, at ganun din po yung tumbang preso. Yung tumbang preso naman po ay nakakapagod. Talagang pagod ka maglarong ito. Pero napakasarap alalahanin. Napakasarap ang larong ito. Dahil kapag mahusay kang tumira o tumira sa lata ay talagang mahihirapan. Mahirapan yung taya. At nasubukan ko na rin yan. Siguro may mga 15 minutes, 13 minutes na ako ang nagiging taya dahil napakahusay ang mga naglalaro ng kasama ko. Puro natutumba pag binato nila yung ta, yung pag tinamaan na yung lata ay tumba agad. So ganun din yung hulin, yung sinatawag na hulin ay maganda rin tong laro mga kapatid. O, ang hulin naman po ay marami akong hulin dati talaga. Mga baon ko na pumapasok sa paaralan ay binibili ko ng hulin dahil nag-iipon ako. At yung nga, pag naglalaro ko ng hulin ay kung matatalo ka ay ubos ang hulin mo. Nasubukan ko rin na umiyak dahil yung nga, natalo ako, umiyak ako dahil pinagalitan ako ng nanay ko dahil hindi ko binibili ng pagkain ang mga baon ko na kahit 5 piso. Kahit 3 piso, mura pa kasi yung mga bilihin dati. So magandang alalahanin mga kapatid. Ang sarap balik-balikan ang mga batang 1980s. Kaya kung ikaw ay naabutan mo ang mga larong yan ay napakasarap. Napakagandang alalahanin. At saka hanggang ngayon ay hindi ko po ito makakalimutan. Hindi ko po ito makakalimutan dahil dito ako lumaki sa naglumaki kasi ako sa probinsya at lumaki ako sa bundok at ito ang mga laro ng mga probinsya o taga-probinsya. So ganun din po yung tinatawag na piko. Ang piko naman na laro ay maganda. At saka yung ano, yung kadang-kadang. Ang kadang-kadang naman po ay gagawa ka ng kawayan tapos ano yun, parang siya yung magiging paa mo na nakakatakot pero nakaka-enjoy kapag masanay ka. Ganon din po yung tinatawag na telepon na ginagawa ng lata. Ang pinsan ko naman po yung kasama ko dati, aakyat kami, kukuha kami ng lata ng sardinas, tapos bubutasan namin, tapos lalagyan namin ng lubid, tapos aakyat sa puno ng siriguelas, tapos magtatawagan kami. Parang nasa kausap mo ay nasa malayo, ngunit nasa taas lang ng puno, nasa baba ako. So mga kapatid, alam mo, minsan nakakaiyak dahil ngayon nga sobrang malaki na ang pinagbago ang panahon dahil puro high-tech na ang mga nilalaro ng mga bata ngayon. Nandun na yung mga emulator, mga cellphone, lahat. Wala na sigurong bihira na ang naglalaro ng mga larong lahing Pinoy, yung mga tinatawag na larong 1980s. So ayan mga kapatid, sana ay mayroon tayong naalala, mayroon tayong maalala sa videong ito. At yun nga, sana ay napasaya ko kayo at maraming salamat sa patuloy na panunod. At